So, paano nga ba nakukuha ng mga professional yung mga sharp portraits nila? Well, malalaman mo yan right after the intro. Okay, so very, very first video of 2021 and congratulations sa akin dahil nakapag-upload ako like 2 weeks after ng mismong third upload ko. So, you know, congratulations! Wow, confetti! Yeah! Diba? So, ano nga ba yung papag-usapan natin dito sa video na to? Well, I'm going to teach you on how you can get tack-sharp images or portraits. Kasi alam mo na, gusto natin yung sharp images and it looks good, right? So, meron akong 3 things or 3 tips para sa'yo para magawa mo yung tack-sharp na images na sinasabi ko sa'yo. So, number one is basically eye focusing. So, ano nga ba yung eye focusing? Well, it's basically focusing on the eye instead of the nose kasi may mga chances na ka-focus ka nga sa mukha pero nasa nose yung focus mo. And yung eyes mo is super blurry kasi alam mo na ayaw natin yung ganun. So, try to focus on the eye. Well, paano mo magagawa yung focusing on the eye? Well, may focusing points or focus modes na pwede mong gamitin kasi meron sa mga bago-bagong camera o medyo mga luma kasi hindi ko sure kasi never pa ako nakagamit ng lumang camera. So, mga 1100D ba yun? Basta yun, mga ganong camera na yun. So, you try to use the zone AF with the eye focusing kung meron ka mang mas bago-bagong camera ngayon or mga entry-level na bagong camera ngayon kasi alam mo na sila. Meron din sila mga semi-professional na in-add sa camera na yon para maka-move ka. Pag nag-move ka sa ibang camera, eh, alam mo na kung ano ibig sabihin nun. So, try to use zone AF with eye focusing para kung magpipicture ka ng mga models or super gandang mga models, eh, tack sharp yung mata nila and sharp na rin yung mukha and everything para, alam mo na, maganda, magpop-up yung subject mo kada kukuha ka ng picture. So, try to focus it on the eye kasi yung purpose nun is to get sharper images and pop or make it pop, yung make pop of the subject or basta magpa-pop yung subject pagka mas sharp yung images mo na kinukuha na or yung portraits mo. So, let's move on to number 2. So, number 2 is basically using a tripod or use a tripod. So, ano nga ba yung magagawa ng tripod na yan? So, tripod will basically minimize or kill the movements that you make every time you take a picture. Mga handheld na picturing na, oh, bakit ang blurry ng picture ko? Kasi kada mag-focus ka, may chances na pag parang umatras ka or umabante ka, mawala yung pagka-focus ng subject mo or yung model mo. So, ano bang magagawa mo para matanggal yung ganung habit or happenings or whatever, ano man tamang tawag doon. So, try to use a tripod kasi eliminate niya yung mga movements mo and may chances din naman na magiging blurry pa din yung picture mo kung habang pinapress mo yung shutter button eh magagalaw, manginginig yung kamay mo kasi yung akin din nanginginig. So, try to take at least more photos pag naka-tripod ka kasi alam mo na kailangan niyang malaman, oh, nasi-shake, okay, stabilize. Pag kung naka-image stabilization ka, may chances din na makakatulong siya and hindi or di-distort niya yung mismong picture mo. So, yun. And don't use that yung mga mahabang focal length ng mga lenses kasi mag-introduce siya ng more shakes. So, I recommend like a 50mm and a 35mm kung magpa-portrait ka, mag-shoot ka ng portrait. So, yun. So, let's move on to number 3. So, number 3 is basically autofocus. So, autofocus. Ano ba yung autofocus na yan? Autofocus is basically an AI na tutulong sa'yo para makakuha ka ng sharper images kung hindi ka pa sanay sa manual focus. Kasi ako, medyo sanay lang ako sa manual focus. Hindi ako ganun ka professional and you know. So,
katulad ng ganitong autofocus sinasabi ko, pag nag-lean backwards, okay, fo-focus ulit siya sa akin kasi sinusundan niya ako, naka-tracking siya, di ba? So, may mga parang focus modes na may tracking, may parang still lang, parang zone AF and single point AF. Kasi alam mo yun, dalawang yun, hindi yan susunod sa'yo. It depends kung i-move mo yan sa screen or dun sa buttons ng mismong camera mo. Kasi may mga cameras na hindi touchscreen yung screen nila. So, pag nag-move back ako, magsusundan niya ako. And pag nag-pumunta ako dito, susundan niya ako. That is basically autofocus. So, yung autofocus will focus your subject, focus to your subject na pwede rin sa may zone AF na may eye focusing na kasama na. So, plus-plus na yun, or win-win na yun. Plus-plus tuloy. So, try to use autofocus kasi kung di ka pa sanay sa mga manual focusing, kasi pag manual focus is matagal, so makamainis yung model mo. So, try to use autofocus instead of manual focus during shoots of portraits or parang nagsushoot ka ng mga portraits. Okay? So, yun lang mga masasabi ko ngayon sa video na to. So, stay tuned for more videos kasi alam mo, meron pa ako mga video dyan katulad na itong video na to. Nakikita ba yan? So, try to click on that video kasi alam mo, matututo ka kung paano kumuha ng better photos. So, yeah. Try to click that or nandito pa? Nandito? Basta try to find it. Nandito man. Basta hindi ko sure kasi hindi pa ako sanay gumagawa ng masyadong video kasi nga dahil nga sa school stuff, you know. And also click this red subscribe button para ma-notify ka kung kailan ako mag-upload. And I will see you on the next video. So, peace!